Nangamba si Luke sa nadinig na masamang balak sa kanila nila Oscar kaya napagpasyahan ni Riza na tulungan silang tumakas bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga doktor sa kabutihang pagtulong sa kanya ng mga ito sa panganganak. Kinumpranta naman ni Moira si Lynette sa pagdududa nito na siya ang kabit ni Robert. Pero tigas ang tanggi ni Lynette na hindi siya interesado sa asawa nito at nandoon lang siya sa hospital para sa anak niya na si Annalyn na kasamang nakidnap nila Zoe. Nakita naman ni Robert ang tagpong iyon at nang iwan ni Lynette si Moira ay binalak ni Robert na sundan ito pero agad na pinigilan ni Michael na nakakita din sa pangyayari, sa pag-aalalang kapag nakita silang muli ni Moira ay lalo itong maghinala sa kanila. Malapit nang matunte ng mga pulis ang lokasyon ng mga kidnappers nila Annalyn pero inip na si Moira sa bagal ng pagkilos ng mga ito, lalo na at mag-uumaga na. Pinilit nito na ibigay ang ransom money na ino-offer niya pero hindi pumayag ang pulis na may hawak ng kaso nila dahil against iyon sa policy ng kapulisan. Naisip ni Moira ang kapatid ni Oscar, pwede nila itong pakipagpalit sa mga doktor na captured nila Oscar. Kaya naman pinuntahan nila ito sa ospital kung saan ito nakakonfine dahil sa tama ng baril na natamo nito sa isang encuentro. Nakaisip si Annalyn ng paraan kung paano malalasing ang mga bantay sa daan sa likod ng kabundukan kung saan ang pinakamadaling daan para makababa sa bayan. Dahil sa hindi na tinatamaan ng alak ang mga taong may hawak sa kanila, ang halamang kalampunay na isa sa pinakamapanganib na halaman sa bansa ang naisip ni Annalyn na makakapagdulot ng hallucination sa mga ito at iyon ang sasamantalahin nila para tumakas. Pero nagdalawang isip si Annalyn na makapagdulot ito ng hindi magandang epekto sa mga taong paggagamitan nila ng halaman. Napaiyak naman si Zoe sa nadinig dahil gusto na talaga niyang umuwi sa pamilya niya. Naawa naman si Annalyn sa kanya kaya pumayag ito na gawin ang mabosising proseso sa halaman. Hinarap naman ni Moira ang kapatid ni Oscar sa ospital. Agad itong nagtanong kung magkano ang kailangan ng mga ito para lang mapalaya ang anak niya. Pero hindi iyon kinagat ng kapatid ng rebelde. Nagpuyos sa galit si Moira at nahampas niya ang babae, pero ininas pa ito lalo ng kausap sa panggagaya sa arte ni Moira. Nakipag-inuman naman si Luke sa mga bantay para makakuha si Annalyn ng halamang kalampunay at magawa ang ipapainom sa mga kidnappers nila. Nang maubos ang inumin ay nag-volunteer si Luke na siya na ang kukuha ng alak sa loob saktong tapos na ang ginagawa ni Annalyn na katas ng halaman. Pero nakonsensya si Annalyn, ayaw na niyang ituloy ang pagpapainom ng katas ng halaman sa mga bantay nila. Sa inis ay nagsabi si Zoe na siya na ang magtatapon ng katas ng halaman na ginawa nila para makalayo sandali dahil sa nararamdamang inis. Pagbalik ay padabog na ibinaba ang basong pinaglagyan ng katas ng halaman sa harapan ni Annalyn. Paglabas ni Moira ay agad siyang sinalubong ni Robert para magtanong kung anong kinahinatnan ng pakikipag-usap niya sa kapatid ni Oscar. Mainit ang ulo ni Moira na sinagot na wala siyang napala sa kabila ng mga inalok niya dito. Nakiusap naman si Lynette kay Robert na baka pwede niyang subukang kausapin ang kapatid ni Oscar. Napataas ang kilay ni Moira, wala naman daw itong maya-alok na pera dito kaya paniguradong wala itong magagawa. Pumayag si Robert, pagpasok ni Lynette ay agad na sinabi sa kanya ng babae na wala din siyang mapapala kung mag-aalok lang din siya ng pera. Pag-upo ni Lynette ay inilapag niya sa harapan ng babae ang isang bote ng mineral water baka kailangan daw nitong uminom matapos matalakan ni Moira, siya kasi sinabing wala naman siyang maya-alok na pera dito. Pagkatapos ay kinamusta niya ang lagay ng babae na not amount ng bala. Napalambot ni Lynette ang puso ng babaeng kausap nang sabihin niyang wala siyang dalang gamot para dito pero itatanong niya kay Annalyn kapag nagkita silang muli ng anak kung ano ang gamot na maaring makatulong sa kausap, pagkatapos ay nagkwento siya ng kaunti ng tungkol kay Annalyn na matamang pinapakinggan ng kapatid ni Oscar. Nang masabi ni Lynette ang lahat, tumayo na siya para lumabas ng silid ng magsalita ang babae. Hindi naman daw masama ang kapatid niyang si Oscar bagkos ay biktima lang din naman sila. Napalingon si Lynette na nagkaroon ng pag-asa sa nadinig. Nang lumabas si Luke para magbalik sa inuman, nagulat pa siya nang maya-maya ay sumunod si Zoe na may dalang alak. Balak nitong makipag-inuman din sa mga bantay. Napatingin si Luke sa alak na dala ni Zoe. Agad na pumasok sa isip niya na may halo iyong katas ng halamang kalampunay. Si Zoe ang naging tanggera ng mga kidnappers nila, nagkakatinginan lang sila ni Luke at maya-maya nga ay tulog na sa tama ng alak ang mga lalaki.